Mag-install tayo nga ng MHR side mirror kay Honda Click 125 natin. Ganito rin yung gamit kong side mirror kay Honda ADV-160 ko. Kaya naisip ko, ito rin yung lagi kay Click. Feeling ko kasi bagay din to dun sa naked handlebar niya. Install natin ngayon to kay Click tapos test ride natin. Ito yung MHR side mirror natin, may nakalagay dito, ayan, MHR. Meron din dito, MHR. Made in aluminum siya, so aluminum ito. Ito aluminum, itong stem. Ito aluminum din, tsaka ito, aluminum. Tapos ito, steel siya na may pintura. Itong dalawang bolts na to, stainless siya. Itong dalawang to, stainless din. Tapos ito is chrome-plated steel, yung ball joint niya. Meron niyang bola na lagay anong side mirror. Chrome-plated steel. Tapos ito naman dalawang bolt na to, hindi to stainless kasi napansin ko kay ADV medyo kinakalawang yung club na part niya. Siguro lagyan ko na lang to ng black na cutix para hindi siya kakalawangin. Lagyan ko na rin yung kay ADV mamaya. Pakita ko rin sa inyo yung kalawang ng kay ADV. Yung size naman ng salamin niya is 5 inches by 3 inches. Yung sinasabi ng LTO na dapat 4 fingers, pasok naman siya. Saktong-sakto lang yung 4 fingers. Pero wala kasing malino na memo yung LTO dito kung ano ba talaga yung sukat ng side mirror na inaalaw nila. For comparison, ito yung sa stock ng Yamaha. Medyo maliit siya ng konti. Pero yung vision niya, same lang. Hindi siya naka-zoom in, hindi siya naka-zoom out yung vision niya. Wala siyang grado, kumbaga, itong salamin na to. Yung MHR. Ito naman yung box niya, MHR product quality. MHR Racing. Sinetup ko na kasi yan, tapos tinestride ko na rin kanina. Para mabilis yung process natin. Ito naman yung mga kasama niya. Dalawang allen key na panghigpit ng mga bolts niya. Yung dalawa niyang takip para dito. Cover. Tapos yung mga side mirror bolts niya. Na iba-iba. May pang Yamaha, may pang Honda, may pang Suzuki. Dito naman siya nilalagay para ma-mount mo siya sa side mirror holder ng motor mo. Tatlong maliit na pang Suzuki. Ito. May dalawang forward at isang reverse. Tapos pang Honda at Yamaha, dalawang forward, isang reverse. Kung mapapansin nyo, mas maiksi ito, tinabasan ko na kasi. Kasi depende yan sa pagmamountan mo or sa side mirror holder mo. Kung aabot siya. Meron ng Spirit Beast na kulay black na merong mahahaba nun. Yung mahaba yung thread na inner. Pwedeng hindi nyo natabasan. Pero ito, tinabasan ko kasi. Yung gamit kong side mirror adapter or extender, naglagay din ako, is yung generic lang or yung mumurahin. Sobra yung haba niya kapag inihigpitan ko na yung side mirror. Kaya tinabasan ko siya. Balikan nyo yung labas. Depende nga sa paglalagyan mo na side mirror holder or adapter kung meron kang nilagay na adapter. Yung sabi ko sa inyo kanina, sinetup ko na yung viewing angle nyan or yung position na ilalagay ko. Yung mga markings na rin doon para pag minount ko to, nakasakto na ulit siya doon sa preferred ko na position niya. Tapos yung mga bolts niya, eto, nilagyan ko siya ng thread locker na medium strength, tapos tinork ko siya ng 9 newton meters ito. Eto rin, may thread locker, tapos 9 newton meters din yung higpit ko. Eto rin, may thread locker, tapos 9 newton meters din. Ito naman, lalagyan ko din ng thread locker bago natin nikabit para hindi siya luluwag due to vibration ng motor. Hardex, thread locker, medium strength. Kabit na natin to kay Click. Ito yung pagkakabitan ko sa kanya, yung sa stock din na side mirror holder. Pero nilagyan ko siya ng adapter extender kasi medyo mababa kapag rekta ko lang nilagay. Para basta tumas siya ng konti, nilagyan ko siya nito. May markings na rin to, nilagyan ko para magkakatapat na ulit pag kinabit ko na. Ito naman yung sa stock side mirror na parang cover niya. Tinabasan ko lang para covered pa rin ito syempre. Tapat ko lang yung markings niya. Ito pala, naka-thread locker din to, tapos naka-torque siya ng 20 newton meters. Lagyan natin ng thread locker ito. Tumulo na. Ang thread locker, medium strength. Ito naman yung markings niya para nakatapat. Nag-set ko na nga kasi yung prefer ko na position niya or yung angle. Ito na lang natin. At syempre, check ko pa rin dito kung tama ba yung angle. Ito mga ating konti. Tapos kabit ko yung kabila. Ganun din. Same process. Thread locker ulit. Kabit natin sa side mirror adapter. Extender. Tapat ko lang din yung markings. Kabit na konti. Double check ko lang kung tama ba yung position. Okay naman siya. Pag nagsiset pala ako ng angle ng side mirror, yung konti lang yung kita sa kamay dito. Tapos the rest is yung likod na or yung background. Para kitang-kita mo yung likod talaga. Ano, okay naman na to. Kita ng konti yung braso, tapos yung likod na, yung background. Okay na to, i-torque na natin. Yung kay ADV, ang hinigpit ko lang noon is 17 newton meters. So 17 na lang din yung gawin natin dito. 15 muna tayo. Tapos 1/4 to 1/2 na adapter. Para magamitan ko siya ng mga 1/2 na bala. Ito yung bala ko ng pang-allen. Kontrahin ko lang din para hindi siya gumalaw, syempre.
15 Newton meters. Torque din natin tong isa, 15 din muna. Kontra para hindi gumalaw, para hindi magbago. Double check yung angle, kung hindi nagbago, hindi naman, hindi mo siya gumalaw. Set naman natin ang 17 Newton meters. 17 nga yung ginawa ko kay ADB. Same side mirror. Hindi naman lumuluwag, kaya okay na yun, 17. Ang nasa shop manual kasi is 25 Newton meters. Pero okay na sa 17, hindi man lumuluwag. 17 Newton meters. Okay na. Double check ulit ng angle kung hindi nagbago. Okay naman. Same pa rin. Nakatapat pa rin yung mga marker na nilagay ko. Tapos lagyan na natin itong dalawang cover niya. Yan, okay na. Nakabit na natin yung MHR side mirror natin. Bagay siya sa naked handlebar setup ni Click. Ito pala yung kay ADV. Yan, same lang. Tapos ito yung sinasabi ko na kinakalawang ng konti. Masyado makita. Ito, ayun eh. Ah, ang kinakalawang sa kanya yung mismong ito. Kasi ito steel. So yung pagkagasgas niya kada iniikwitan mo. Kaya siya kinakalawang. Stainless pa rin pala talaga to. Ito lang yung kinalawang talaga kasi nga steel to. Tapos try na natin si Click sa bago niyang side mirror. Na MHR side mirror. Testing na natin tong bago nating side mirror. Actually, testing ko na banda doon, papunta rito. Maganda yung vision sa salamin, kitang-kita ko pa rin talaga. Ayan. May naitsura niya kapag ka sa helmet mount using DJI Action 3 na action cam. Para saan bumagay siya sa setup ni Honda Click ko ngayon na naka-naked handlebar. Yung isa kasi yung dati kong gamit, kung napapanood niyo sa dati kong vlog, yung stock modified side mirrors, masyado siyang malaki tingnan kay Click. Pero para sa akin lang naman ha, sa personal preference ko kasi, kaya naisip ko rin na maglagay nito. Actually si OBR talaga nagsabi nito, sabi niya, try mo kaya yung ganyang side mirror kay Click, mga feeling ko bagay yan dun eh. Kasi maliit lang siya, kumbaga sakto siya kay Click. Kaya bumili ako nito, kaya ako nilagay kay Honda Click, sabi din ni OBR. And okay naman siya, ang ganda nga niya tingnan, no? Bagay siya. Ewan ko lang sa camera, hindi ko pa nakikita eh. Pero sa personal, pogi siya talaga tingnan. Tapos, ito pala ay nabili ko sa Shopee ng 1,149, pero meron ako mga voucher eh, kaya parang less than 1,000 ko siya nabili. Lagay ko din yung link dito sa description, yung mismong pinagbilang ko sa Shopee. Ngayon, itetest naman natin dito yung alog niya. Kasi dito sa New Clark City na daanan, yung bukana tsaka yung dulo is matalbog yung mga kalsada. Parang hindi maganda yung pagkakasimento kaya matalbog siya. So bibilisan natin yung takbo doon para mas stress test natin siya. Tapos try din natin sa high speed. Although malakas ang hangin ngayon, hindi natin yuyukuhan syempre. Pa-eksaktuhan lang na high speed na normal position. Pero dito so far okay naman siya. Kaya kita nyo yung vision. Hindi siya umaalog kapag medyo malubak yung daan. Ito medyo tumatalbog-talbog. Yung salamin kumbaga is clear pa rin. Hindi siya yung nag-wobble yung itsura ng mga sasakyan sa likod. Yan, kitang-kita kayo nasa likod. Ito, merong kotse sa likod natin, tapos isang motor. Ewan ko lang kung kita nyo, pero siguro kita nyo yan. Ayan. Overtake yung kotse, SUV. Ayan. Itong part na to, medyo maalog-alog na yung daan. So try na natin dito kung magbabago yung position niya. Although tested ko naman na kay ADV. Ito, mahal yan. Ayan. Ang lakas ng alog. Maalog yung daan dito. Hindi pantay-pantay. Tested ko naman na kay ADV kasi nga same lang sila ng gamit kong side mirror. Nauna yung kay ADV. Mas madalas ko din yung gamitin dito sa New Clark City na daan. Ayan, ganito yung mga daan dito. Pero buka na lang naman. Dalawang buka na. Yung gitna nito smooth na. Yung position ng side mirror, hindi siya nagbabago-bago. Kumbaga yung pagkakabit niya dito sa ball joint nito, matibay talaga siya. Kaya hindi siya basta-basta gumagalaw na ganun yung sa side mirror niya. Kaya okay. Tested ko na nga yun dito kay ADV. So ito, expected ko ganun din. Hindi rin siya magbabago yung position ng side mirror. Tapos yung tread locker na nilagay natin, yun pa. Yung kay ADV rin, hindi rin lumuluwag. Never lumuwag yun nung nilagyan ko ng tread locker. Para lang sigurado na hindi luluwag. Kasi alam nyo naman ang mga motor, nagbabibrate talaga yan. Na posibleng mag-cause ng pagluwag ng mga bolts. Lalo dyan sa side mirror na yan. Ganda talaga ng vision nyo. Dapat lang talaga iset nyo na pinakakitang kita yung likod. For safety, syempre, kailangan kita mo talaga yung likod mo. Although yung blind spot, hindi mo talaga makikita yan unless maglagay ka ng blind spot na side mirror, yung maliit na bilog na ganun. So ito, mag-shoulder check ka lang naman, kita mo na yung blind spot. Importante, kita mo yung likod. Alam mo kung may sasakyan sa likod mo na mabilis na gusto mag-overtake or aware ka sa paligid mo, lalo sa likod. So kitang-kita, maganda yung angle niya talaga na naiset ko. Proper positioning lang, i-trial and error nyo na lang, depende sa preference nyo. Depende rin kasi yan sa height nyo, kung saan yung mas comfortable kayo na position
position niyan. Ito stock lang yung lagayan ito ng side mirror. So yung sa stock ni Honda Click medyo naka-forward pa yata 'yun. Yung stock handlebar kasi ito naka-convert na eh. Ayusin niyo na lang yung positioning, i-trial and error niyo na lang. I-set niyo na kitang-kita talaga yung likod. Konti lang yung kita sa braso. Or depende sa preference niyo kung saan kayo sanay. Ito mga talbog-talbog pa rin yung daan. Mas stable talaga yung salamin niya. Hindi siya umaalog. Tapos yun nga, hindi siya naka-zoom in, hindi siya naka-zoom out. Para lang din siyang stock. Yung sa stock kasi na ang click na side mirror, tsaka yung sa Yamaha, same lang naman ang vision. Ito, same lang din. Hindi naka-zoom in, hindi naka-zoom out. Kaya okay talaga to. Pagdating naman dun sa discoloration, kasi usually yung mga ganitong aluminum na painted ng black. Meron kasi ang mga na-try dati na mga mumurahin na side mirror. Nagfe-fade yung kulay ng ganito para nagiging siyang brownish yung kulay. Yung kay ADB, matagal ko na nga rin ginagamit yun, mga ilang buwan na. Never pa naman siyang nagbago yung kulay, ganito pa rin. Black na black pa rin yung pagkaka-paint niya. Ibig sabihin maganda yung pintura na ginamit dito. Kaya medyo may kamahalan din eh, no? Tsaka ang ganda ng design niya, lalo hindi sa likod. Ganda ng pagkaka-CNC. Pero syempre, i-observe ko pa yung kay ADB, tsaka itong kay Click na rin. Kailangan kasi talaga matagal, tapos yung lagi siyang nagagamit, yung lagi nabibilad sa araw, nauulanan. Yun kasi usually yung nagkukos nung discoloration. Mga taon dapat ang gamit, ano. Maalog talaga yung daan. Kita niya ba? Pag nagkasalita ako, maalog yung boses ko. Pero hindi nagbabago yung tingin ko dun sa salamin, or sa salamin. Wala siyang wobble. Although maalog-alog siya, syempre, kasi maalog yung daan. Pero yung parang naiiwan yung ano, yung itsura nung nasa salamin mo. Hindi siya ganun. Baga naka-fixed yung view or yung nakikita mo sa, or yung reflection doon sa salamin. Ito, smooth na yung mga daan dito. Try naman natin sa high speed kung okay ba siya. Pero okay naman ito kasi nga, tested ka na kay ADB. Pero para lang for the sake of this review, para matest natin. Tsaka syempre, para makita nyo yung itsura niya. Mahirap nga lang mag-high speed ngayon dito kasi lakas talaga ng hangin. Sobrang lakas. May bagyo kasi ngayon. Try natin dito sa slight downhill, yung high speed naman. Huwag natin yukuhan, normal riding position lang. Modulate lang natin yung RPM. Lakas ng hangin. Takot umiga. Nasa gilid yung hangin. Ito, straight na to. Kaya ako nasakyan, bigayin natin. Palang pigil ng hangin, oh, kahit downhill. 117 lang. 118. 119. Mag 120 yan. 120. Downhill. Okay naman siya sa high speed. Walang halog yung side mirror. Ah, syempre kapag ka naka full throttle ka, mas malakas yung vibration ng motor. Kaya posible na mabago yan. Pero ito hindi nagbabago yung position talaga niya. Kung ano yung sinet ko, ganun pa rin yung position niya. Ito sa patag, try natin. Try natin yukuhan. Pero feeling ko hindi talaga tutudulong ngayon dito kasi sobrang lakas ng hangin. So, try natin dito sa patag. Ito. After nito, patag na. Kuha natin, patag to eh. Ah, medyo tumatago sa hangin. Ah, lakas na hangin. Oh, ano yun? Kala ko may aso. Ayan, naka 120 tayo sa patag na daan. Medyo yumuhan ng konti. Medyo salubong yung hangin. Pero okay siya sa high speed na takbuhan. Ganun pa rin yung itsura. Hindi nagbago yung position. Matibay talaga yung ball joint nito. Hindi basta-basta gumagalaw. Napakita ko na sa inyo yung final na itsura niya. Dito, tigil tayo dito sa may gilid. Sa front view, ganyan yung itsura niya. MHR, side mirror. Hindi nagbago yung pwesto niya. Ganun pa rin yung position. Ito naman sa likod. Yan ang itsura niya. Yung size niya, sakto lang din. Basta i-position mo lang siya ng maayos. Para kitang-kita mo talaga yung likod. Ayan pala, si-click natin. Naka K-Works na panggilid. JBT version 3.5 na naka mid settings. X1R na 611 mags. Made in Vietnam. Tapos naka naked handlebar siya. Click 125. Ayan yung pipe natin, JVT version 3. Dito ko natapusin yung vlog. Diretso naman ako nito kala Jiro. Bibili ako ng Petronas na engine oil. Nagpa-reserve ako dun eh. Kukunin ko ngayon.